Good morning, ladies and gentlemen. I am Brixian Carfus Danzalan, and my task for this night is to answer how did geography affects the economy of the Persians, Hebrew, and Arab. First, let me focus how geography affects the economy in Persians. The Persian had a geography that provided them with an abundance of farmland, which they use efficiently to plant and harvest vegetation, and they are located in a central plateau. It's enclosed with a large mountain range that ensure ample rainfall for farming. So yung kanilang pinaglalagyan ng kanilang lugar ay eksakto sa pagtatanim. Mas madaling magpalago ng mga tinatanim sa kanilang lugar. Dahil sa kanila ay mamasa-masa ang lupa, mas madaling umuulan kasi nga napapalibutan sila ng mga bundok. Kaya kapag nagtatanim sila, marami, maganda yung ani sa kanilang lugar. Sila nga pa nga ang minsan nag-aangkat sa Asia at sa Europe dahil yung kanilang pagtatanim ay napakaganda sapagkat doon lumobo yung ekonomiya nila. Doon umangat yung ekonomiya ng mga Persian noong panahon nila sa kanilang pagtatanim sapagkat madaling magpalago ng mga tinatanim na iba't ibang mga uri ng halaman sa kanilang lugar. Kaya yun yung isa sa nagpalobo at nagpaganda ng ekonomiya nila. The second one is Hebrew. Let's talk about it in Hebrew. The Hebrew had a geography that provided in their economy those who settled near fertile regions such as on the maritime, plain in the mountain valleys were able to establish permanent settlements and grow food. With much of ancient Israel consisting of desert and rocky areas, many Israelites relied on herding animals for food and income rather than farming. So kanina in Persian, nagtatanim sila para gumanda yung ekonomiya na at yung nagpalago sa ekonomiya nila. Dito naman sa mga Hebreo, pag-aalaga ng mga hayop ang kanilang kinagisnan noon sa panahon nila. Yun yung kanilang mga inaangkat sa iba't ibang lugar hanggang nakarating na sa Europe, in North America, South America, yung kanilang mga paghahayop, yung pag-aalaga ng kanilang hayop. Yun yung kinagandahan naman dito in Hebrew. Ang noon, hindi padamihan ng pera in Hebrew. Kapag madami kang hayop, dito sa panahon ng mga Hebrew, ay mayaman ka na. Yun ang uri ng kalakalan noon. Doon lumobo yung ekonomiya nila at doon lumago yung kanilang konsepto sa pangkalakalan sa ekonomiya at naka-epekto ang geography. Bakit kamo? Sapagkat yung lugar nila ay eksakto sa pagpapalago at pagpaparami ng mga hayop na kanilang inaalagaan. Okay, let us all proceed from the Arab. Let's talk about how geography affects the economy of Arab. The Arab created an advanced culture which led the world for centuries. This revolutionized the field of mathematics and made possible in advanced modern technological world. So ito namang mga tiga-Arab na ito, yung mga Arab naman na ito ay gumagawa sila ng makamodernong paraan, mga modernong mga bagay na kung saan kapag ka ibinibigay nila or inaangkat nila sa ibang lugar ay mas madali nilang tinatangkilik yon ng mga ibang tao sapagkat advanced yung kanilang mga gikagamitan na kanilang ibinibigay. So itong mga tiga-Arab ay magaling ito sa paggawa ng makamodernong ang paggamitan pagdating sa digmaan. So yun yung nagpalago ng kanilang ekonomiya dahil maraming mga ibang bansa na lumalapit sa kanila at siya nilang ibinibigay yung kanilang ginawa. Kaya yung pagpasok ng pera ng gross domestic income sa kanilang bansa o kanilang lugar nung panahong iyan ay napakaganda sapagkat bumalanse yung equilibrium ng ekonomiya sa kanilang bansa. And the last one, in my point of view, the relation of geography and economy is the location of natural resources. The shape of transformation, networks, and technology they use and the level of industrialization or energy or production and many geographical factors influence the kind of economy or a country or a region will have. So dito yung relation nila ng geography at ng economy ay yung sentro ng kanilang lugar
na pinagkakatuyuan ng kanilang bansa, ng pinagtitiran ng mga tao. So yun yung pinaka-relationship nila sapagkat magkaugnay ang geography at ang economy. Sapagkat in geography, siya yung nagbibigay ng power kay economy para magkaroon ng production, services, at syempre magkaroon ng mga tangible and intangible goods.